Ano nga ba ang kalamidad? Ang kalamidad o sakuna ay mga pangyayaring hindi natin inaasahan na nagdudulot ng pakasira ng ating mga ari-arian at minsan ay pakakasakit o pakawala ng buhay. Sari-saring sakuna at kalamidad ang nararanasan natin dito sa Pilipinas. Mababagyo man, lindol, sunog, landslide, flash flood, mapaputok na bulkan, ay wala tayong kawala. Tatalakayin natin ang isa sa mga ito na kung saan huling niyanik ang Occidental Mindoro na may 5.8 magnitude noong May 12, 2021, 9:09 AM na naramdaman din sa ibang parte ng Luzon kasama ang Oriental Mindoro, Calabarzon at Metro Manila. Lindol? Ang lindol o earthquake ay ang mahina hanggang sa malakas na pagyanig ng lupa dulot na bigla ang paggalaw ng mga bato sa ilalim nito. Ayon sa PHIVOLX o Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang Luzon ay maaaring yanigin ng lindol na may lakas na magnitude 7.2 anumang oras dahil sa West Valley Fault. Ang 100 kilometro na ng West Valley Fault ay dadaan sa Bulacan, Rizal, Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa, Cavite, at Laguna. Sa nagbabadyang panganib na maaari nating harapin, napakahalaga pa rin ng lubos na pag-iingat at paghahanda. Ano ang mga dapat gawin at ihanda sa pagdating ng lindol? Patibayin ang pundasyon ng bahay. Patibayin at kung maaari, itali ang mga kasangkapan at mga istante upang iwasang maulog o matumpa ang mga ito kapag lumindol. Kung ikaw ay nasa bahay o nasa loob ng gusali, huwag tumakbo papalabas. Sa halip ay tumabi sa matibay na bahagi ng bahay o sa ilalim ng mesa at mag-drop, cover and hold. Huwag gumamit ng elevator sa kasagsagan ng lindol. Pero kung ikaw ay inabutan ng pagyanik sa loob ng elevator, humiga sa sahig at takpan ang ulo. Kung ikaw naman ay nasa labas, huwag pumasok sa mga istruktura o gusali at huwag lumapit o tumakbo sa mga paligid nito. Kung ikaw ay nasa kotse, maghanap ng ligtas na lugar at ihinto ito. Kung ikaw ay na-trap sa ilalim ng mga debris o mga bagay sa loob ng bahay o gusali, huwag gumalaw. Gumamit ng pito upang mas madaling marinig at makita ng mga rescuers. Galiin, lagi may nakahandang survival go bag na naglalaman ng mga sumusunod. Mga pagkain hindi napapanis, tubig, first aid kit at mga gamot, survival tools, tali, lighter, kutsilyo, flashlight, transistor o radio, mga baterya, power bank, hygiene kit, sabon, tissue, toothbrush, toothpaste, malinis na damit, towel, maliit na kumot, mga ID at mga importanteng dokumento, pera, at cellphone. Ugaliin ang pagiging handa sa lahat ng oras sa pagdating ng mga sakuna o kalamidad.
Mahalaga rin ang pagdarasal at pananatiling kalmado upang makapag-isip na maayos at magawa ng tama ang mga alintutunin kung sakaling dumating ang mga di inaasahang pangyayari ito. Tandaan, mag-isip na mahusay upang ikaw ay mabuhay. Ang dilim naman. Nagugutom na ako. Kain mo na ako. Sarap. Nakakauhaw naman ito. Ayan, busog na ako. Kumupulo yan, tiyan ko. Thank you.